Hello mga ka-invento! Good morning, good morning, good morning, good morning! Ngayon po ay magluluto na naman tayo ng broccoli with squid na nilinis ko nung isang araw. Ngayon naglagay na tayo ng mantika, 2 tablespoons na oil. Sinunod na rin natin ang sibuyas. Medium size lang yan ang isang sibuyas. And ang ating 4 cloves of garlic. So yan, sauté-sauté lang hanggang mag-caramelize ang ating mga ingredients. Then, ang susunod natin ilagay is ang ating kamatis. Isang large na kamatis. Masarap kasi sa gulay na ito is maraming kamatis. Kaya medyo large ang ating inilagay. Then, sauté-sauté lang natin hanggang maluto ang ating sibuyas, kamatis at bawang. Ang inilagay ko nga pala ditong mantika is coconut oil. Kasi yun lang ang aming mantika. Pero kahit anong oil is pwede naman. Then, pinisat-pisat ko ang kamatis para mas lalong lumasa pag iyan ay durog. Then, nilagay na rin natin ang kalahating kilong pusit. Yan yung nilinis natin nung isang araw, yung malaking pusit. So, yan, kalahating kilo yung inilagay ko. Tinimbang ko talaga yan, guys, para alam ko kung ilan ang sasabihin ko sa inyo. Then, nilagyan din natin siya ng 1/4 cup na oyster sauce. Ayan, kung nakikita nyo, tinatak-tak-tak-tak ko na. At nilagyan ko pa ng tubig kasi sayang. Sayang ang nakadikit sa bote. So, ayan, huwag tayong mag-aaksaya kahit anong ingredients. So, ayan, sinunod na natin ang ating broccoli. Yung ating broccoli naman is kalahating kilo rin. Yan, nabili ko lang yan. Mura lang kasi dito. Hindi kagaya sa Pinas na napakamahal ng broccoli, kaya naman lagi ako ang may stock na broccoli. Anytime na gusto kong kumain ng may broccoli is nakakapagluto ako. Then nilagay na po natin ang isang large na green bell pepper and ang ground black pepper to taste and salt to taste. Ang nilagay ko dyan is Himalayan salt, pero any kind of salt is pwede naman. So, ayan guys, halu-haluin lang natin para mag-corporate yung ating mga ingredients at maging isa ang lasa. Then, nilagyan ko rin siya ng chili flakes and 1 tablespoon ng white sugar para maging balance ang lasa ng ating mga ingredients. Bali, yung chili flakes, guys, is optional lang. Kung ayaw nyo na maanghang, huwag nyong lagyan. Kasi yan na yung aming pangpagana. Then, nilagyan ko rin siya ng slurry. Yung 1 tablespoon na cornstarch is nilagyan ko ng 2 tablespoon ng water. Then, dun ko siya tinunaw ang cornstarch. Para naman, medyo lumapot itong ating sauce ng ating ginawang gulay ngayon. So, ayan guys, halo-halo lang ng halo-halo para hindi ma-overcook ang ating gulay. Huwag masyadong lutuin. Lumapot lang ang sauce is okay na. So, ayan. Please guys, follow, like, and share. Love you. Mm.